Magandang araw mga ka-money magnet. Meron ba kayong aquarium sa inyong bahay? Nais nyo bang malaman ang swerteng lokasyon kung saan dapat ilagay ang mga aquarium? Nais nyo rin bang malaman ang swerteng isda na dapat alagaan at kung anong mga kulay ang dapat at nararapat na magbibigay ng swerte? Lahat ng ito ay ating malalaman sa videong ito. Kung kaya't stay tuned at panoorin ang buong video. Sa feng shui, ang tubig ay simbolo ng kayamanan. Ang salitang fish sa Mandarin ay binibigkas na kasing tunog ng excess o sobra. Kaya ang pag-aalaga ng isda sa isang aquarium ay isang paraan para maging sobra-sobra ang iyong kayamanan. Sapagkat ang tubig ang kayamanan, kung kaya't mas maganda kung meron kayong aquarium sa iyong bahay. At ang tamang lokasyon lang ang pinaglagyan ng inyong aquarium at tamang isda rin ang dapat alagaan. Ano ba ang tamang isda na dapat alagaan sa loob ng aquarium? Maglagay kayo ng 8 goldfish sa aquarium plus isang itim na isda. Maaari din kayong mag-alaga ng isdang arwana sapagkat ang arwana ay sinasabing maswerte ayon sa feng shui. Ito ay nagbibigay ng maraming pera at ang pera na yun ay maitatabi at maitatago ng matagal na panahon at hindi agad mauubos. Ang pagkamatay ng mga isda sa inyong aquarium ay nangangahulugan na nahigop ng isda ang negative energy na pinanggagalingan ng kamalasan. Ito ang mainam na nag-aalaga ng pets o isda para sinalalang ang makahigop ng kamalasan sa halip na tao. Kung kaya't kung merong mga isda mang namatay sa inyong aquarium, huwag niyo itong ikabahala. Ibig sabihin, maraming energy na nakita ang aquarium at ang mga isda ay nahigop ang mga energy na to. Yung mga negative energy na to na nasa inyong bahay ay kanilang nahigop kung kaya't namatay sila. Mas mainam na lang na isda ang makahigop nito kesa naman ang tao ang makaranas ng mga negatibong enerhiya na meron sa inyong bahay. Saan nga ba dapat ilagay ang aquarium? Alin ang mabisang pwesto na magbibigay sa atin ng swerte? Ang aquarium na pinaka the best na position ay sa harapan ng bahay malapit sa front door. Ito ang pinaka magandang posisyon na magbibigay sa atin ng swerte. Maaari mo siyang ilagay sa silangan. Ang panig na ito ay nasa awa ng tree at tulad ng alam mo, patuloy itong nangangailangan ng kahalumigmigan. Ang paglalagay ng isang artificial na reservoir sa silangan ay magpapalakas ng ugnayan ng pamilya at lumilikha ng isang kanais-nais na kapaligiran sa pamilya. Ibig sabihin, kung sa silangan mo na ilagay ang iyong aquarium, tiyak ang pagkakasundo ng inyong pamilya. Paano naman kung sa north mo na ilagay ang aquarium? Kung sa north mo naman na ilagay ang iyong aquarium, ito ang lugar kung saan ang pinakadalisay na enerhiya ng tubig ay nabubuhay. Mainam para sa mga negosyante at negosyante na nagsisikap na bumuo ng kanilang negosyo. Ang Northern Aquarium ay perpekto para sa mga opisina at opisina na kinabibilangan mo. Kaya ang tubig na anting-anting ay lumilikha sa koponan ng nagtratrabaho sa isang positibong kapaligiran na naniningil para sa tagumpay. Sapagkat kung nailagay mo sa north, ito ay tinatawag na career area. Kung kaya't ang career mo sa iyong opisina ay magtatagumpay. Ang mga negosyo ay magtatagumpay. Lahat ng may kinalaman sa career ay magtatagumpay sapagkat mainam na nais mong maposisyon ang iyong sarili, ilagay ang aquarium sa north. Ang career area ay dapat merong water element na kayamanan upang ang bukso ng success sa iyong buhay ay maging masigabo. Ikaw ay uunlad sa iyong trabaho, ang karir mo ay magtatagumpay kung ang aquarium ay nailagay mo sa north. Kung sa timog silangan mo naman na ilagay ang iyong aquarium, isa itong lugar ng kasaganaan at kapakanan ng pera. Ibig sabihin, sa timog silangan o southeast area ng iyong bahay ay tinatawag na wealth area.
Ang aquarium na matatagpuan sa Timog Silangan ay lilikha ng isang sirkulasyon ng mga pinansyal na daloy ng daigdig ang personal na kita. Ibig sabihin, lalago ang personal mong kita, dadami ang iyong pera sapagkat naaayon ang pinaglagyan mo ng iyong aquarium. Tama lamang na sa wealth area mo ilagay ang aquarium upang dumaloy ang masaganang daloy ng pera sa iyong buhay. Kung sa Timog Silangan mo na ilagay ang aquarium, tiyak na ikaw ay saswertihin. Ang Timog Silangan o Southeast Area ay tinatawag na Wealth Area. Kung kaya't ang mga bagay na may kalalaman sa kayamanan katulad ng tubig na sumisimbolo sa kayamanan ay nararapat na ilagay sa Timog Silangan. Maaari rin kayong maglagay ng mga figurine na umaayon sa wealth, katulad na lamang ng isang palakang figurine na may barya. Maaari rin kayong maglagay ng mga baryang naipon dito sa World Area. At mayroon din kayong maglagay ng isang artificial fund sapagkat ito rin ay kayamanan na nagbibigay sa inyo ng pera. Sa World Area nyo, maaaring ilagay ang mga bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng wealth sapagkat ito ang pwestong nararapat para sa kanila upang ang blessing ay dumaloy sa iyong buhay. Magtungo naman tayo ngayon sa mga rekomendasyon ng eksperto at mga eksperto sa feng shui upang ang magandang katangian ay hindi maging isang pinagmumula ng problema. Ang pagkabigo, bigyan pansin at bibigyan tayo ng resulta na maganda. Ano nga ba ang dapat na korte ng aquarium? Ang pinakamagandang korte ng fish tank o aquarium ay bilog o oblong. Bakit ito ang magandang korte? Dahil wala itong kanto na magiging poison arrow. At alam natin na ang poison arrow ay perwisyo sa kalusugan ng tao. Lahat ng bagay na may batusok o anggulo o dulo ay hindi maganda ayon sa feng shui. Kung kaya't kahit ang aquarium, mas mainam kung bilog o paoblong. Upang walang poison arrow ang sumagabal sa ating pag-asenso. At ang blessing sa buhay natin ay huwag harangan. Ang bilog na korte ay kabilang sa metal element. Compatible ang water at metal element. Pero kung wala kayong mahanap na oblong o bilog, pwede na ang rectangle shape. Dahil hindi naman ito masama, pero hindi kasing swerte ng bilog at oblong. Kung kaya't kung makakahanap kayo ng bilog o oblong na aquarium, mas mainam dahil buo ang swerteng matatanggap ninyo. Lahat ng bagay na ginagamit natin o pinaglalagyan ng aquarium, tulad ng stand, ay mahalaga. Bawat anggulo ay dapat bigyan pansin upang ang swerte ay dumaloy sa bahay natin. Kung kaya't mahalaga rin ang kulay ng stand. Kung meron kayong stand ng aquarium, ang kulay asul ay perpekto. Kung kulay asul ang gagamitin mong stand, mas mainam sapagkat ang kulay asul ay sumisimbolo sa water element. At ang aquarium ay tubig at kayamanan. Kung kaya't ang asul na kulay ay mainam na gamitin para sa stand. Hindi mo dapat piliin ang accessory na ito. Yung mga accessory ng puspos na lilim, pula, dilaw o burgundy, hindi yan maganda. Huwag na huwag kayong pipili ng ganyang uri o kulay ng stand. Ang pinakamainam na kulay ng stand ay blue upang ang blessing ay dumaloy sa ating tahanan. Kung nais niyong pumasok sa inyong tahanan ang positibong enerhiya gamit ang aquarium, ilagay niyo ito sa lokasyon na hindi magiging sagabal at hindi matatamaan ang mga positibong enerhiya na papasok. Kung kaya't nawag kang maglalagay ng aquarium na malapit sa entrance door, openings ng bintana, arko at mga partisyon. Ito ang mga lugar na dapat mong pakaiwasan na paglagyan ng iyong aquarium. Sa itaas ng pond, hindi dapat maging ledge at hangbings. Kung hindi, ang mga naninirahan dito ay magkakaroon ng mga sakit at mga malulubhang sakit. Huwag na huwag ka rin maglalagay ng aquarium sa iyong kusina. Sapagkat ang tubig ay hindi nakikipag-ugnayan sa elemento ng apoy. Ibig sabihin, walang kabutihang maidudulot sa iyong buhay ang paglalagay ng aquarium sa kusina. Ang mangyayari lamang sa iyo, kung ipipilit mong maglagay ng aquarium sa iyong kusina, ang yaman at pinansyal na kabutihan ay tatalikod sa inyo. Magiging mailap ang pasok ng pera sa iyong buhay kung ang iyong aquarium ay nakalagay sa kusina. Sapagkat dito ay may apoy, para bang ang kitang pinapasok mo sa bahay ay nasusunog agad. Kung kaya't ang perang dinadaloy at pupunta sa inyong bahay ay biglaan lang mawawala. Hindi ka magkakaroon ng masayang buhay kung kaya't pakaiwasan mo ito.
Huwag na huwag ka ring maglalagay ng aquarium sa loob ng bedroom. Ano mang anyong tubig ay hindi magandang ilagay sa loob ng bedroom. Sapagkat ang bedroom ay pahingahan at ang elemento ng tubig ay hindi nararapat sa bedroom sapagkat ito'y may mga isda at anyong paggalaw. Tandaan na ang isda ng aquarium ay hindi dapat manirahan sa kwarto. Ayon sa feng shui, ang silid o kama ay inilalaan para sa pahinga, kung saan hindi kailangan ng paggalaw ng mga insekto, hayop o maging ang isda. Kaya hindi ito naaangkop sa kwarto. Ang aquarium binubuo sa ulo ng kama ay mag-aaring magkaroon ng isang partikular na negatibong epekto. Kung kaya't huwag na huwag ilalagay ang aquarium sa loob ng kama. Maaari din itong maging sanhi o dahilan ng paghihiwalay ninyong mag-asawa sapagkat ang inyong relasyon ay manlalamig sapagkat ang tubig ay isang bagay na hindi dapat inilalagay sa loob ng kama. Kung kayo sa loob ng inyong bahay ay mayroong nursery o silid-aralan, huwag na huwag kayong maglalagay ng aquarium dito, sapagkat ang aquarium ay isang bagay na kapansin-pansin. Kung ang mga bata ay nag-aaral, hindi sila makaka-focus. Ang mga bata ay hindi dapat ginagampala habang sila ay nag-aaral upang makapagbigay sila ng atensyon sa kung anuman ang kanilang ginagawa. Ang pagkakaroon din daw ng aquarium sa loob ng nursery ay nagiging resulta ng pagbabago ng ugali ng isang bata. Kung kaya't kung ayaw niyong mangyari sa inyong mga anak ito, iwasang maglagay ng aquarium sa nursery o silid-aralan. Ang pinaka-the best na paglalagyan ng aquarium ay ang inyong sala, kung saan pumupunta ang buong pamilya. Bilang karagdagan, ang feng shui aquarium ay matatagpuan sa isang pag-aaral o isang masikip na tanggapan. Itong tanggapan ng buong pamilya kung saan ito ay sinasabing sala ay magandang paglagyan ng aquarium habang ang iyong pamilya ay nasa isang sala, nakikita ang aquarium, nagiging maganda ang pakiramdam ng buong pamilya. Ito ay nakakatulong para sa inyo. Ngayon ka man ni Magnet, nalaman nyo na ang mga gabay sa paglalagay ng aquarium sa ating mga tahanan. Ito ay magsisilbing gabay lamang upang tayo ay pasukin ng blessing. Ngunit dapat pa rin tayong manalangin upang lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like, share, and hit the notification bell para palagi kayong updated tuwing meron akong bagong upload na video. Maraming salamat mga kamani magnet.